Magandang umaga no, mga amigo, mga amiga, mayong buntag sa Tagalog. Magandang umaga po sa inyo, mga amigot miga natin na Tagalog. Sa Ilongga ba, Ulintigid? Tampaon takaw karon. Ngayon po ako na po mismo yung magpapaliwanag para itigil na ninyo yung pagko-comment ng hindi maganda sa kanya. So ipapaliwanag ko po ng maayos sa inyo para maintindihan ninyo kung ano yung ibig ipahiwatig ni Kim Soo doon sa kanyang sinabi. Kung matatandaan ninyo, no, mga amigo, mga amiga, nausap na natin si Sir Panilo, si Joy Belmonte, para ipaliwanag kung ano yung law of classroom. Pero hindi ko nila masagot ng maayos, kaya ngayong umagang ito, nakapag-desisyon na po ako, ako na po yung magpapaliwanag sa law of classroom. Okay? So, ito na, simulan na po natin. Ito po yung kanyang sinabi. Ayan. Ayan, para medyo malaki. Sa classroom may batas. Sa classroom may batas. Ngayon, ihahambing po natin ito sa ibang batas para mas maliwanag. Halimbawa, sa pader may batas. Diba? Ito, sa classroom may batas. Ngayon, meron akong example sa inyo. Sa pader may batas. Okay? Bawal lumabas o bawal lumabas. Dalawang bisis ko ito. Bawal lumabas. Pag sa classroom, pag may pinagbabawal na bawal lumabas, tapos lumabas ka, uulitan ka talaga. Sasabihan ka talaga, oh, bawal lumabas. Kasi bawal nga eh, napilit kang lumabas, kaya bawal lumabas. Ganun din sa pader. Pag sa pader, kung may mabasa ka sa isang pader, bawal umihi dito, tapos umihi ka, oh, bawal umihi dyan, uulitin talaga yan. Kasi nga, bawal eh, atigas ng ulo mo eh. So, ganun yun. Ngayon tuloy tayo. Pero pag sinabi pa, nag-comply ka na bawal lumabas, okay, ipapaliwanag natin, no? Sa classroom, pag nag-comply ka, sinunod mo na bawal lumabas, no? Pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, okay? So halimbawa, sa classroom, pinagbabawal na lumabas, pero nag-comply ka, sinunod mo, na bawal lumabas. Pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila. So ano yung ginawa mo? Imbis na bawal, lumabas ka pa din. So doon na, inayos mo yung loan ng classroom mo. Okay? Doon naman sa example natin, sa pader, no? Pag sinabi sa pader na bawal umihi, pero pag nag-comply ka, sinunod mo, na bawal umihi, okay? Ang ginawa mo, tumae ka lang sa pader kasi ang ipinagbabawal doon, bawal umihi. No? Sinunod mo sila na yung batas sa pader na bawal umihi dito. So, ang ginawa mo, tumae ka lang. So, nasunod mo yung batas na bawal umihi kasi hindi naman pinagbabawal ang tumae o malibang sa Bisaya. Tama ba? Okay? So, dito naman, sinabi ni Kim, comply ka na bawal lumabas, sinunod mo na bawal lumabas, no? Bawal kang lumabas, o sinunod mo, doon ka lang sa loob, sa gilid ng CR nyo, dumaan. So, nasunod mo. Okay? At inayos mo yung loan ng classroom nyo. Okay? At inayos mo yung loan ng classroom mo. So, nung kinumply mo at may inayos ka sa loan ng classroom mo, halimbawa, bawal, inayos mo na hindi na ipinagbabawal, ganun din sa pader. Bawal umihi, pero inayos mo at sinabit mo ulit, no? Na yung loan na pinagbabawal nila na bawal umihi, no? Ay pwede na pala ikaw umihi pagkatapos mong tumae or malibang. So, ganun din sa school, no? After mong ma-comply yung pinagbabawal nila, at sinabit mo ulit, inulit mo yung batas, no? Na pwede na ikaw lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. So, balik doon tayo sa example natin, doon sa example natin, sa pader, bawal umihi. So, sinunod mo, nag-comply ka, hindi ka umihi, ang ginawa mo, tumae, no? Tapos, nakita ka nung gumawa ng batas na yon na bawal umihi. Uy, ang bait mo. Kinumply mo, sinunod mo yung batas natin na bawal umihi, tumae ka lang dyan. So, sige, dahil tumae ka na dyan, ay umihi ka na rin. Kasi kapag ang tao tumatae, may kasama din yung ihi. So, ganun pa rin. So, pwede na pala ikaw umihi. So, yun yung ibig sabihin ni Kim Soo doon sa law of classroom. Hinahahambing ko lang sa law of pader na bawal umihi. Sana po ay maliwanag, no? And yun lang po. Maayong buntag sa inyong tanan.